So hello guys and welcome to my vlog. So for today's video, titingnan natin kung ano yung mga ginagawa nila kuya for today. So magbo-blue bar daw sila. Ano nga ba yung blue bar? Dito sa Quezon, pag nagbo-blue bar ka, yung mga nakuha mo na niyog, ibibenta mo siya ng buo. But usually kasi ang ginagawa is pagkakuha mo sa niyog, iipunin, dadalhin mo sa tapahan. Tapahan pala ang tamang term doon sa kung saan yung nilulukad. So, dadalhin mo sa malapit sa tapahan. And then, babalatan mo. At pag nabalatan mo na, bibiakin. And then, pag nabiak mo na siya, ihahanay mo siya doon sa ibabaw ng tapahan. Kasi yung tapahan, guys, is para siyang kawayan na sahig. And then, from there, sa ilalim noon, maglalagay ka ng mga bunot, which is uusok yun. Yung usok na yun ang makakapagpaluto dun sa niyog na magiging lukad na. So yun yung kadalasang ginagawa ng mga tao dito sa amin. But minsan ginagawa nila kasi nga naman pag kinumpit mo siguro yung konsumo or yung gastos pang maglulukad ka. So kung hindi ka marunong magkawit, magbabayad ka ng sakawit. Kung akong let's say yung pag-iipon sa iyo na ikaw na yung iipon ng mga nalalaglag na yun. Kasi pag nalaglag yung nyog, kailangan mo siyang ilagay sa isang pwesto para sama-sama na sila. Halimbawa, dalawang puno yun. So yung lahat ng nakuhaan na yun, pagsasama-samahin mo sa isang pwesto para hindi siya kalat-kalat. So halimbawa, ikaw na yung wala ka ng konsumo doon, wala ka ng babayaran. Pero kung hindi ka marunong magbalat, mag-uupa ka pa nung magbubunot. So usually kasi dati, ang ginagawa is yun nga, pagkakawit, iipunin, and then may paragos, tapos yung parang may kaing, yung pabilog na shape na may patuloy. Ilalagay mo dun yung mga nyog para dalhin mo dun sa malapit na tapahan mo. Kasi dun sa tapahan mo naman siya babalatan and then bibiakin eventually. So pag nabiak mo na siya guys, ang gagawin mo na doon is ihahanay mo na siya. Pero meron akong naalala nung bata ako, iniipon namin yung sabaw ng niyog. Kasi alam ko, correct me if I'm wrong, ginagamit siya pampaasim o nagiging suka siya. And then nilalagay din ng lolo ko, naalala ko nilalagay ng lolo ko dun sa mga puti niyang damit, pinambababad niya. Kaya siguro ang ganda ng mga damit niya dati. Ang puti talaga ng mga damit ng lolo ko. Oh, anyways. So yun nga, balik tayo sa paglulukad. So yun, pag nabiak mo na siya, gagawin mo naman ngayon is ihahanay mo na siya dun sa ibabaw ng tapahan. So yung tapahan guys, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Itsura ng tapahan na guys, sa sinasabi ko sa inyo. So yung tapahan, dito siya yung kopra dito niluluto. So babaakin mo yung nyog and then isasalansal mo siya dito sa ibabaw. And then magbubuhay ka dito ng apoy. So usually nilalagay dyan yung mga bunot kasi papausukan mo siya para siyang ini-steam. Yun ang tawag namin dito paglulukad or pagkukopra. Tapos guys, ito naman yung sinasabi kung paano siya bunutan. So ayun nga, matalas siyang mahirap yung ginagawa ni kuya kasi matalas yung part, yung parang patilos. So kung hindi ka marunong, pwede ka matusok. So yan yung tawag dyan is pagbubunot. Usually ginagawa ngayon sa may tapahan. But in sa amin kasi nga, kasi hindi naman siya luluka rin. Parang dyan na lang ginawa. And then kukunin siya at dadalhin dun sa pinagbebentahan. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Hope you like it my video.